Sabi ni Mang Bobby ng Las Piñas, dapat kasuhan ang Pangulo dahil ang Pangulong Duterte na gawing scam ang investment sa pagsasara ng finances dito tulad ng Kapa. Anay Julie ng Tondo, good morning! Ay, magandang umaga. Mm-hmm. Bago sa akin yung issue sa Kapa, Hindi, wag na natin pag-usapan yung issue sa Kapa. Oh, sino mga papalitan nyo? Ay, ang akin, hindi dapat pinasara yan. Kasi maganda, profit sharing yan. Mm-hmm. Ang mali lang dyan po, yung nasa pangalan nga ng isang tao, yung asawa. Oh, yung lahat ng negosyo. Yun ang profit sharing nasa miyembro. Sabi ko nga, mali yung mga tagapayo di ba? Mali nga, may mali talaga sa tagapayo. Buti pa tayo magpayo sa Pangulo eh. Nagiging ganit ang Pangulo everyday. Wala tayong bayad. Mahirap pa tayo sa taga. Salamat, Nanay Julie. Thank you. Si Nanay Julie, napansin yung sa Kapa daw. Nakapangalan kasi lahat sa asawa yung negosyo. Yun ang mali. Diba? Maling-mali. Kung sa mga pangalan ng reliyon, dapat ipinangalan sa reliyon. Di ba? Yung mga pulpul dyan, na tagapayo. Ayun, napala. Ay, nak. Pero totoo, mga kakaradyo, doon lang dyan, di ba? Mamaya, pag-uusapan namin ni Partner William. Marami ang kawawa tuloy ngayon. Yung mga totoo naman, nagpapadialysis yung mga asaan, yung mga kamag-anak, nasa incubator yung mga apo, nasa ospital, may kinakailangan ng pang-araw, pang-buwan ng tustusan, di ba? Finder. Yes, scam finder. Ng SEC. Patungkol yan sa SEC para na hindi maligaw yung marami natin mga kababayan. Mga kababayan, para makita kung ang isang organisasyon is scam o hindi. Pero kagalina, narinig ko parang may nagkukomento sa sa Kapa. Yan, nasabi, scam for more. Yan, nasa baba niyan, yan. Yung text na yan. Sige pa, baba mo pa. Hindi, sa taas pala. Paki-refresh lang. Yan. Medyo na, nasa baba na yan. Meron siyang dyan mga sinasabi. Ayan, 5031. Bakit sinabi yan? Hindi, dahil dun sa sinasabi ko yung sa Kapa na, pang mga, na, ayan, dapat kasuhan ng Pangulo, nagawing scam ang investment sa pagsasara ng mga finances. Ito tulad ng Kapa, sabi ni Mang Bobby. Dapat kasuhan ng Pangulo sa Pangulo Duterte. Dahil ang Pangulo Duterte, hindi ko gano'ng mag-get yung kanyang sinasabi. Hindi, yung di ba isinara ang mga finances tulad ng Kapa, freeze order. Dapat daw kasuhan ng Pangulo, sabi ni Mang Bobby ng Las Piñas. Pag nung isinara daw yung mga finances ito, hindi na nabigyan yung mga mahihirap. Yun ang basa ko sa text ni Mang Bobby. Actually, sa puntong yun may mali, no? Kung gusto ng gobyerno may balik yung mayroon maabuti na 6 months pinaka-maigsi. Sa process lang. Sa process. Na para makuha na mabawi nila yung mayroon mo 6 na buwan mag... 6 na buwan, ha? 6 na buwan na maghahagilap yung magulang nung isang tinetherapy yung bata. Ng panggastos. Panggastos. Di ba? So, sa kabilang banda, parang pwede rin isipin na mukhang yung gobyerno mismo nagpapahirap sa mga kababayan natin. Totoo yun. Diba? May katotohanan dyan, partner, dahil sa dinami-dami ng mga na-recover, sabi na frozen assets ng mga sinasabing scam dito sa Pilipinas. Dali, doon sa mga nagdaan. Walang naibalik sa tao. Di ba? I'm not speaking na totoo lahat ng mga sinasabi ko, pero marami pa po ang mga hindi na ibalik sa tao. Di ba? Pili mo, napakarami yung mga nagreklamo dun sa legacy. 21,000. May mga naka-freeze na assets, pero hindi na ibalik sa kanila kahit piso. Hindi mo lang pinaghati-hati. Nasaan ngayon yung nasaan ngayon yung na-recover po ninyong asset? Di ba? Diba? Sabi naman ng iba, hindi naman nakaka-perwisyo yung ginagawang operasyon ng Kapa, di ba? Bakit kinakailangan? Tinanong ko din. Tinanong din natin, partner, natatanda mo, kausap natin si Undersecretary Perete, ang tagapagsalita ng DOJ. Ipinagbabawal ho ba sa batas na
hindi dapat umabot sa ganung klase ng yung mga percentage. Oh. Wala naman daw. Wala naman. Eh bakit ano? Anong kaya problema ron? Tsaka ang ano diyan, hindi naman pera ng gobyerno. Totoo 'yun. Kumbaga, sabihin na natin ha, kung ipinoportray ng SEC na victim sa mga ito. Mm. Willing victim sa mga ito. Correct. 'Di ba? Oo. Kung willing victims, expectedly, walang magre-reklamo. Kaya nga si Davao City Mayor Inday Sara, ang sabi niya, hindi naman natin pinipigilan. Mm-hmm. Hindi natin, una-una sabi niya, pag may registration dito sa atin, merong mga kaupulang mga permits, wala tayong issue dyan. Mm-hmm. Mag-operate sila dito, wala tayong issue dyan. Ikalawa, hindi naman natin pinipigilan yung mga gustong sumali sa ganyang klase na mga scheme. Tama. No? Winawarningan lang natin sila. Napaka sila mascam. So, correct. Nasa kanila pa rin yung kasi pera naman nila yung ginagamit nila. Correct. Yeah. Diba? Kaya nga, yun ang ano dyan eh. Siguro, mas pagtuunan na lang ng ano, ng gobyerno yung mga ano, yung mga nanggagancho ng pera ng bayan. Yan, dapat. Yung pinaka ano dyan. Yung million, billion. Billion. Daang million ng isinibinupulsa ng iisang tao. Mm. Wala pong problema kung ano. Wala pong problema kung hahangarin ninyo na maputol sa lalong madaling panahon yung mga sinasabing investments ka. Mm. Pero ang problema, wala naman ang kasi nagre-reklamo. Bakit ano? Hanggang ngayon nga eh. Sabi ng SEC, hihintayin pa parati mo yung magreklamo. Oh, wala problema. Okay, hihintayin nyo mo yung magreklamo. Wala ka nagre-reklamo. Wala ka nagre-reklamo. So, ganun kasimple yun eh. Ganun kasimple yung usapan na yun eh. Walang nagre-reklamo. Tapos ang issue. Diba? Diba? Ganun kasimple lang naman yun eh. Kagandahan nito, pag pinag-uusapan natin ang kapa, seryoso nakikinig si Kiko Tevez. Nakatutok si Kiko Tevez. Nakupuna ko lang. Napapakape. Napapahigup ng ano eh, ha? O, tinan mo, nagtatams up pa siya, o. Sa, hindi, kasi, totoo naman, partner, ako, may mga kamag-anak ako sa Mindanao, kung sakasakali man. Na mga member nga sila, sila mismo yung unang magre-reklamo. Partner, sa dami. Diba? Sa dami ng mga nagsalita, sa dami ng mga, may mga nakausap na rin ako. Mm. Yung isang kasama namin sa church na dati naka-assign Oo. Sa Cotabato, sa ereng yan, nagkukwento siya. Nakaramihan ng mga kilala nila doon, members, gumanda buhay. Mm. Nagkaroon ng panggastos. May balita pa dyan na umabot sa 3,000 na mga New People's Army ang nagbalik loob hindi dahil sa gobyerno, kundi dahil nakakuha sila ng pagkakataon na mabigyan ng pang-araw-araw o pang-buwan ang tinatanggap at hindi na sila nakakaramdam ng hirap pa sa pagmumundok. Nagkaroon sila ng pagkakataon makapamuhay. Pati MILF, alam ko, naging member niya. Oh. Naging member. Kaya... Ito, dapat tingnan din, may balita nga ako. Even mga government official. Totoo yun. Mga retired judges. Oh. Retired judges. Dyan. Mga police. Oh, yung mga police. Mga NBI. Ang PNP, pagbabawalang sabi ng PNP, pag nalaman namin na kayo'y member dyan, suspindihin namin kayo. Papatawa namin kayo ng parusa. Anong ginawa ang paglabag nila? Oh, anong paglabag nila? Wala. Wala. Naghangad lang yung mga tao na magkaroon ng... kesa naman mangotong po yung mga pulis nyo. Correct. Di ba? Yeah. Ano pipiliin nyo? Mangotong yung mga pulis nyo o sumama dyan sa mga ano, sa ganyang klase ng grupo na kahit papano nakakakuha sila ng dagdag hindi, doon sa kanilang take home. Hindi po namin ini-encourage hindi na namin, investment scam. Pag-scam po talaga. Maging ano po tayo. Hmm. Well, may katungkulan po kami dito sa radyo. Di ba? Na busing namin kung yan ba'y natatama o nalalabag sa batas ang mga ginagawa. At meron din naman kami obligasyon na kung sa tingin po namin ay tama, wala ho tayong pag-uusapan dyan. Bagamat hindi namin direktang ini-endorse, pero sinasabi lang po namin yung katotohanan. So parang lumalabas ito, yung gobyerno pa ng scam. Yung gobyerno pa ng scam sa lagay na yan. Ganon-ganon kasi yung pinipaliwanag yun. Oo, totoo yun.